mga 10 minutes pa lang or 20 minutes pa lang tayo sa biyahe. So, nakalagpas na tayo dito sa ano, isla ng Mindanao. At hindi ko alam kung anong lugar to. Ito totoo, maraming tao. Ito ba'y Cagayan de Oro City? Butuan City? Or Hinguog City? Ano to? Anong baga itong lugar? Hindi naman siya. Kung ito naman ay Butuan City, wala naman kung nakikita ka, no? Agusan Marsh. Butuan ba talaga siya? Kasi kung Butuan to, makikita natin si Robinson. Tinanan natin. So, Butuan City ba to? Oh, dami oh. Dami bahay oh. Ano to? Ichios, you know, highly urbanized city. Yung ganyang forma, yung ganyang ano, yung ganyang settings ng isang lugar. Ang daming bahay sa gilid ng dagat. So, posibleng pwedeng ano, Cagayan de Oro City, pwedeng Hinuog, Taguloan, ano ba yan? Villanueva, Hinuog, Butuan City. Nasipit? Pwede. Pero hindi siya nasipit. Maliit lang ng nasipit eh. Ano sa tingin niyo? Iligan City? Hindi rin, no? Sabi natin. Oh, it's Ichios yan, yung highly urbanized city yan. Pahikomit nga dyan sa mga, ano, mga sweet talk. Sa mga expert sa mapping. Producer ng chocolate na ini-export. So,
Japan may pinakamaraming vulkan, active volcano ha. 9 ba yun? 11? Ilan? Basta siya may pinakamarami doon ako sigurado. Hindi ako sure kung ilan ang bilang pero nasa mga 9 or 11 mas active volcanoes in the Philippines. So kung siya si Kamigin, ibig sabihin nasipit yung nakita natin doon or city o pwede. Pero kung si CDO yun, bakit wala akong nakita ang mga high-rise buildings and yung mga malls? Kasi kapag ka nasa overview, nasa area, nasa ipapawid ka, pinakamabilis mong ma-recognize yung mga shopping malls kasi malapad ang ano yan eh, mga sizes, di ba? Unlike sa mga buildings, maliit lang naman yan eh, patulis. Whereas ang mga shopping malls, malapad, ikay-karya talaga yung ano, yung kailang ubong. Silang favorite team, so hindi ako nanalo. Okay lang, dami ko ng ganyan sa bahay. So tapos na tayo kakamigin sa Panigurado, Visayas na to. Si ano? Si Bohol, no? Tama? Is it Bohol? Hindi ako nanalo, sayang. Favorite isim si Ma'am na mas inuuna talaga yung ano sa kanyang harap. Tama sana ko yun. Be right back. Laugh out loud and never mind. Connection sana. Yung dami ko ng mga pouch. Galing kaya ng Cebu Pacific. So ano sa tingin nyo? Bohol? Kasi diba Davao, Cagayan de Oro City, Bohol, Cebu, Romblon, ano pa pala, Pakulod, Negros, ganun. Tapos mga Romblon, tapos yan Manila, Luzon, Batangas, tapos Cavite, tsaka yan, Paranaque. Thank you, Flight 5J962, for opening your flight. To help the most vulnerable children and families, to know more about UNICEF's program, visit unicef.ph. Parang Bohol nga talaga to kasi yung ano yung panaguhi sa suba, yung kulay green banana na ilog, parang ito yun. Isabihin natin ha, try natin. Kahit hindi pa na nakasubit pero tanan na natin yun, yung kulay green, yung ilog. Yan di ba? Nakalimutan ko anong pangalan sa ano niya, yung papasyalan na magbabayad ka ng 800 pesos kasama na ang buffet na yun. Sasakay ka dun sa ano, floating cottage. Pero di ako sigurado ha kung Bohol pa talaga ito, pero parang kasi chocolate hills, ang dami yun. Pero hindi ba meron ding chocolate hills sa Iloilo in Negros? Let me know in the comment box, paki-confirm kung totoo. So tama, Bohol talaga ito na sa mga 75% Bohol. Chocolate na sir. Galing, nag-i-enjoy ako sa gano'y sa trip natin na to. Nag-i-enjoy ako sa window view. Salamat ulit, no? So this video is brought to you by Kuyang Grounds person, ground staff ng Cebu Pacific. Thank you so much. Tapos dito naman ay mayroong mga isla na napakaganda. Bluish kung bluish talaga. Sabihin natin, yun o, yan. Tsaka yan naman yung nakikita kung yung, di ba naalala yung yung galing Cebu to Davao naman yung flight. Di ba tinatanong ko rin sa inyo kung yung mga lugar na yan, bakit ang ganda, bakit napaka turquoise blue. Ganda o, astig. Anong lugar yan? Parang Maldives, ano? Tapos makasosyal o ng cottages yan, yung sa gitna, yung parang spinal.
para siyang ano, no, para siyang transparent na isda. Kanyang form, tapos parang sperm ganun. Para siyang sperm cells na tawag nito, may mga mata pa, may bibig. Para siyang sperm cells na mayroong ano, mayroong spinal spinal cord. Pero syempre dagat yan isda. Napakaganda. Anong isda kaya yan? Ladies and gentlemen, welcome, Mactan, Cebu. Oh, ganda oh. So, tama nga talaga, no? Ito ay Bohol area. So, asan yung Panglao? Okay, so zoom in natin si, ano, si Mactan tsaka si Cebu. Oo, ang ganda talaga ni, ano, no? Ang ganda talaga ni Cebu. Metro Cebu. Ang dami kasing ano, ang daming sakop, ang daming sakop na sasakupan si Metro Cebu. Liloan, Consolacion, Compostela, Mandawi, Lapu-Lapu City, Cordova, Talisay, ano pa ba? Yung Naga, Minglanilla, memorize ko na. So dadaan tayo sa Batjan. Batjan ba yung ano, yung bukid, yung bundok ba, yung mga mountainous pra, mountainous areas of Cebu. Yun ang yung coastal area nila. Diba punong-puno ng mga kusali, high-rise building dati may. Asan sa ano diyan si SMC side? SMC side, nahanap kita, mapakita ka. Hindi na rin tatang si ano, no, si Sisilix. Ay, nagkulag-kulag ang nakita. Sumi natin para makita nyo naman yung nakikita ko itong maganda. So, overhead or dito sa aerial, maliit lang tingnan si ano, Lapu-Lapu City. Maliit lang siya tingnan na isla. So, tama yung sabi ni Russian guy, no, na nakausap natin dun sa Panglao, na sa South Palm Beach, na gusto niyang puntahan yung sa mapa na maliit sa aeroplano. When I was flying over there, I see a thin, very thin island, fronting very thin island. I want to go there. Sabi ko, thin island, Cebu? No, it's not Cebu. Cebu is big. It's a thin, it's just thin island. Okay, Lapu-Lapu. Yeah, that's Lapu-Lapu. I want to go there. It seems that island is very beautiful. Yeah. Tapos ang likod niya, ano, is Toledo. Asa na ba si Toledo? Ito na ba yung si Toledo? Yung gold mining company. Cebu City tapos Toledo. So Cebu City is ano, the richest province in the Philippines. As in, nasa parang 3 digits talaga, no? Nasa mga 300 billion yata yun. Ang kanyang ano, assets, total assets. Tapos ang pumangalawa sa kanya ay si Rizal na putan lang, parang 375 billion. Ang sumunod sa kanya yung putan lang si Rizal, 75 billion. Kasi nandun ni Batangas, ngayon pangapat si Davao de Oro. So syempre 14th ano ba naman, diba, kasama ang mga HUCs, highly urbanized cities in the municipalities, all in all, ha? So nasa ilan yun, 43 lahat. Yeah, napakalaki na nga talaga revenue assets ng siyudad, I mean ng probinsya. So kahit ilang ano pa siguro, ilang siglo pa, ilang dekada pa siguro kung may makakalagpas kaya, no? Kay Cebu province. Pero Ibit wala na, no? Ibit wala na talaga. So ito na ba yung si Toledo? Yan. Galing. So nadadaanan natin si Camigin, si Bohol, Mactan, tapos
Tapos, Cebu. Kaso nga lang, no, na, ano, kaya pala mainit si Cebu kasi yun, kita naman natin sa ibabaw. Walang masyadong mga punong kahoy. Ang nakikita natin, mga, ano lang, mga puti, mga gusali. Indication of establishments and buildings, structures. So, walang mga punong kahoy. Kaya kapag ka nasa Cebu ka, mainit na rin siya, parang ano na rin siya. Metro Manila. Ang kaiba nga lang ni Cebu is ano siya, mali, meron siyang bukit, meron siyang ano, meron siyang bundok, no? Meron siyang parang may manggagaling pa rin na hangin na malamig mula sa yun na yung tapos nila Lahok or Busay, di ba yung pangalan? Okay, ito naman ay Negros. Actually pala si ano, si Toledo hanggang ano, pwede kang ano, dadaan ka pala kay Toledo, makitang Negros na malapit lang ito. Negros ka rin yan na Toledo. Negros, Negros Oriental or Occidental. So, goodbye Cebu, Toledo. Alam kung pwede ba tayong gagamit ng GPS or maps, no? Kahit naka-offline ang ano, cellphone, pwede ba yun? Para sana matrack or matrace natin ba, no? Kung asa na tayo located. Gaya niya, no? Diba mayroon ulit na parang itchiosis ulit yan. Itchiosis ba yan? Ay, hindi ba? Parang maliit lang siya na ano? Maliit lang siya na municipality. Gaya niya, no? Sabihin natin, ha? Alam kung anong lugar yan. At nabanggit nga ni Mamang Piloto kanina na dadaan daw tayo sa ano din, ibabaw rin ni Panay Island. So, ibig sabihin, madadaanan natin si Boracay, ano? Sana makita natin. So, ibig sabihin, it's a sign na magbuburakay tayo, one of these days. So, ibig sabihin pala, no, kung meron lang sigurong flight na Davao to Cagayan de Oro City, ang kanyang ano, time travel is nasa ano lang, 15 to 20 minutes. Samantala kung mag-bailan, 6 hours to 7 hours. Sabagay, maganda rin naman ang view ni Bukit Mag, kaya di ka rin naman talaga magsisisi, ano? Worth it din yung biyahe. So, nakaalis na tayo dito sa may bandang ano, Visayas area. Ito na ba yung Panay Island? Galing, no? Ang saya ko na nakita ko sa ano, Mactan tsaka sa Cebu. Pero babalik ako dyan ulit. Lapit lang naman yan, eh. 40 minutes, di ba? Balikan ulit natin yan. So, syempre, puntahan muna natin yung mga lugar na hindi pa natin napuntahan. Tsaka, nandada rin eh, parang dami kasi nagko-comment na sa amin naman, puro ka na lang Cebu, puro ka na lang Manila. Sa amin naman, pasyal ka, maganda rin naman sa amin. Di ba? Yan, pagbigyan natin. Tsaka, parang sa sarili ko na rin. Gusto ko rin talagang napuntahan yung lugar niya kasi napaka-curious na rin. Nakaka-intrigue ka na, no? Kung gano'n nga ba talaga, gano'n ka-legit, no? Gano'n nga ba katotoo na gano'ng naganda siya? Base sa aking mga naririnig at sabi-sabi ng iba. At marami sila nang sasabi nun. Okay, ito magilid din naman ulit. Ito magilid siya papuntang Saba Island. Kalayo, no? Kalapan.
Filipina Princess. Davao City to, Manila. Kasi yung kuya ko, mga kapatid ko, mga bayaw, mga kakilala, pumupuntang ano, Manila. Nagbabarko sila. Kasi ng time na yun, parang hindi pa yata masyadong ano, afford yung aeroplano. Tama nga talaga. Maraming salamat kay Cebu Pacific. Kaya Go Kongwi. Jet Go Kongwi or Lance Go Kongwi. Kasi yun ay, no, talagang gumawa sila ng ano, ng negosyo ganito. Na pasok sa budget ng nasa kaya ko, di ba? Mahirap lang naman ako. Pero dahil nga sa sobrang afford na, na kailang mga pamasahe. Kaya magawa kong ano, magagala, mag-iikot sa Pilipinas via Cebu Pacific. Hindi ko na alam kung mayaman no? Para makapag-travel kahit ano lang, kahit dito na sa Pilipinas. So ito yung nakikita kong ano, isla sa mapa na buo siya, buo pero wala siyang ano, walang bahay, green lang talaga siya. Kasi kapag ka sa mapa, titignan mo sa Google Maps, kapag ka green, mga ano yun, kahoy, empty space, I mean, walang bahayan, walang community masyado. Pero kung may puti-puti, maputi, ibig sabihin may ano yan, malaking community. Cebu, City o Davao, Iloilo, Bacolod, ganun, NCR. Tapos bakit yung mga ano, yung mga, hindi pala bakit, yung mga issues, you know, highly urbanized cities and municipalities, wala talaga sila nagsisettle, no? Sa good morning, it's your Captain Josh. Ang gilid ng ano, isla. Bye-bye.